Sabado. Ngayon po ay may i-share po tayo. Napakaganda nito mga kasaka. I-share natin. Kasi marami akong nababasa sa, ano, sa mga social media, sa Facebook, sa mga Facebook group. Nagtatanong sila sa na, saan daw pwedeng makakuha o ano daw yung pwedeng makakuha ang pating medium para sa ating mga siblings. So, ngayon, meron tayong i-share na video na napakaganda kung saan nakakakuha tayo ng libre na pating medium na ito ay provide of nature. So, mamaya ituturo ko sa inyo yung kinukuha na namin. Bukod dun sa aming ginagawang compost pile, nagko-compost kami dun. Meron pa rin kaming sources dito na pinagkukunan na pating medium. At ito ay naturally na tulad siya ng compost. No? Mayaman to sa nitrogen dahil mamaya papakita natin yun. So, kita nyo naman ang ating mga tanim na lechugas, yung red rapid, at saka roaming lettuce. Yan yung napoprovide ng ating compost. Kaya, ang seedlings kasi, sa seedlings pa lang, dapat may mga nutrients na siyang makukuha para pag transplant na natin ay marami na siyang nakuhang nutrients at mabilis lumaki. At kung mas malusog at malaki ang ating seedlings, ay hindi na siya mahihirapang lumaki sa field. Kaya kahit mainit dito sa aming lugar, ay talagang ang lettuce ay nabubuhay dahil kailangan matreat natin siya habang bata ng mas maraming nutrients at natural nutrients na makukuha naman natin sa pamamagitan sa compost sa makukuha natin. So, pakita ko lang saglit ang aming tanim. Ayan mga kasaka. Bali, 1 week pa lang yan na na-transplant at malalaki na agad. So, bibilang pa lang tayo ng mga 1 week more o makaka-harvest na tayo ng ilan dyan. Napakabilis mga kasaka after transplanting. So, na-transplant natin siya mga 3 weeks na nasa seedling siya. And then, after ng 3 weeks, 1 week after transplanting, yan na po yung kanilang resulta. Tinan niyo po mga kasaka. Yan na po. Ito po ang ating palad. Ibig sabihin, talagang mabilis lumaki. At napakaganda po. Hindi siya bolted. At napakaganda ng kanyang mga paglaki dito sa ating lupa. No? Hindi siya katabaan pero ang ating pinagtamnan, kita nyo naman ang resulta. Dahil yan doon sa ating malalaki na siya, malusog siya nung na-provide nating seedlings, no? Kaya pag tinransplant sa field, napakaganda ng ano, resulta yan, no? Pulang-pula na siya. Red Rapid ang kanyang variety. Ayan, no? May pula na siya. Napakaganda. So, ayun mga kasaka. Ituturo naman natin kung saan tayo nakakuha ng libre na pating medium o compost. Mamaya may papakita ko sa inyo, nakuha ko na yon 3 days ago at nabistay ko na rin siya at napakaganda ng ano, resulta ng nakuha nating libre na pating medium. So tara mga kasaka, samahan niyo ako. Kasaka. Gusto kong i-shoutout si Bro Eric Tenorio. So, may nag-viral siyang video na tungkol sa kakwate o Madre de Cacao na ang kakwate ay more than of gold. Kaya nga, bakit ka mo more than of gold ang kakwate ito? Papakita ko sa inyo. Kasaka, ang kakwate ay mataas yan sa nitrogen content at maraming po anti-fungal na component o content na meron ang ating kakwate. So mga kasaka, diyan sa ilalim ng kakwate niyan, maraming compost.
compost leaves, compost, wood chips, at marami iba. Makikita nyo, napakaganda. Lalo nito, napakaganda ng lupa nito. Kaya pwede natin gawing potting medium. So, process by process, ipapakita natin yung ginagawa namin. No? Kaya tara. Kaya kita nyo mga kasaro. Ang taba ng lupa. Kaya nyo mga kasaro. Ito yung tinatawag na topsoil. May nabasa ako sa Facebook. Ano daw pinakamagandang potting medium? Sabi ng nag-comment ay topsoil and then compost and vermicast at carbonized rice hull. At kaya makikita nyo ang topsoil natin, no? Ayan, no? Napaka soft niya. Ayan, no? Loose. Yan yung tinatawag na loose soil. Kung may mga estudyante kayo na nag-module, tinatanong ito, ano daw yung magandang sa potting medium. Ito yung topsoil na sinasabi. At talagang napakataba ng lupa. Loose na loose siya, oh. Kahit pisain mo ng ganyan, ayan, oh. Durog pa rin siya. Ayan, oh. Okay? So, ayun mga kasaka, samahan nyo naman ako kung paano ko i-collect ito. Ayan mga kasaka, itong part na to ay nakuha na natin to ng topsoil. At kita nyo, yung mga wood chips nya, inihiwalay natin. At bala ko na rin yung kunin at ilagay sa ating sa ating garden. So, ito mga kasaka, inihiwalay ko muna yung wood chips para makulit ko yung pinakang pinong lupa o yung topsoil na nandito dito. Ayan o, mga kasaka, napakataba. Kita nyo mga kasaka. Mamaya yan, ibibistay natin yan. Kaya mga kasaka, dun sa bago pa lamang nag-farming o nag-backyard gardening, kung malapit kayo sa mga gantong gubat o sa mga gantong ilalim ng puno ng kakwate, ay talagang napakaganda po. Mataas sa nitrogen and phosphorus ang nanditong makukuha nating topsoil. Ayan. Kaya nga yun, shoutout kay bro Eric Tenorio. Tunay na ang kakwate ay more than of gold. Okay? Kaya tingnan nyo, ang dami natin makukuha yan. Kita nyo itong kartilyang to. Mapupuno natin yan at talagang marami pa tayo makukuha dito. Kita nyo naman mga kasaka, makukuha natin. Napaka pino. Parang nag-compost na rin tayo nito. Ang problema lang sa ganito nga, pag sa ganito natin kinukuha, marami siyang seeds ng ng mga weeds. Pero kagandahan nun, dahil nasa seedling tray naman, may eliminate natin yun. So, i-manual bunot na lang natin. Manual picking. Ayan, kakunti pa lang yung ating nakukuhanan. Halos nasa kalahati na ng ating kartilya yung ating nakukuha. Ayan, kaspas ako. Napakataba. Ayan. Tingnan nyo mga kasako kung gano'ng kataba yung ating kinukuhang lupa. Ayan o. Tingnan nyo. Ayan o. Kita nyo. Napakataba. Ayan o. Para siyang buhangin mga kasaka. Sobrang taba ng lupa. Kita nyo mga kasako.
Kaya pati mga halaman dito sobrang lalaki. Tanggalin lang natin yung mga malalaking chips. Yan, madidecompose na rin yan dyan, hindi mawala dyan. Ayan o, para siyang buhangin mga kasaka o. Ayan mga kasaka, siguro naman naman makatulong ating video mo to. At mamaya papakita natin yung ano, o paano namin talaga ipaprocess na pinong-pino talaga. Ayan. Ayan, para mapino yan. Nakikita nyo kung mas pag ibinistay natin yan, mas maganda pa rito yung structure niya. Topsoil. Kaya natutuwa ako doon sa ano, may nag-comment. Maganda rin yung topsoil. Lalo kung haluan natin ito ng vermicast at ng compost. Bali, mga kasaka, ang topsoil ay walang pinag-aiba yun sa compost. As long as na ang ground na to ay natatapunan or na lalagyan siya ng mga fruits. Kasi ang fruits mga kasaka, mayaman niya sa potassium. Ang mga manure, mayaman sa phosphorus. At ang dahon nitong kakawate ay napakataas ng nitrogen. Kaya pag ginamit mo to mga kasaka sa ating seedlings, makikita nyo, napakaganda ng resulta. Napakatataba. Hindi mo na kailangan maglagay ng pataba. Dahil ito na magsusustain hanggang paglaki niya. Hanggang sa umidad siya ng ready for transplant na siya. Okay? Napakaganda o. Saglit pa lang tayo nangunguna, mapupuno na yung ating kartilya. At napakarami pa dito. Ngayon mga kasako. Tinatanggal ko yung damo para hindi sagabal pagkapala. Tinatanggal ko muna yung mga layak mga kasaka, yung mga malalaking parte pa ng topsoil, and then saka ko siya papalahin. Ayun o, napakaganda, libre ang ating potting medium. Tama pala mga kasaka, dagdag ko lang din, kung wala naman kayong sources ng mga pagkukuna ng vermicast o carbonized rice hull, ito lang pwede na ito makakapagpalaki ka ng seedlings dito. At napakayamang nito sa ano, sa mga nutrients. Kaya kahit ito lamang, aprobado yan mga kasaka. Kahit ito lang makakapagpalaki ka ng mga seedlings dahil napakataba na ng lupa ito. Consider as compost na ito, yung tinatawag na topsoil. Dahil mga ito, mga dahon din na na-decompose. Halimbawa, sa mga kasaka, kulay dilaw. Malalaglag lang yan dyan. And then, bilang tayo ng ano, mga ilang panahon, yan na yung magdadagdag dito upang magkaroon ng compost. Nakita niyo mga kasaka, napakataba. Sinasamahan ko siya ng konting lupa mga kasaka. Pero kahit pa paano may clay soil. Ang clay soil kasi nag-handle yan ng nutrients at nag-hold siya ng ano, ng mas maraming tubig. Kaya parang nangyari na dyan ay 2:1 ratio ng mixture. Dahil meron siyang konting clay soil. Ayan o, clay soil na to eh, hindi topsoil. Yan. Bali pag ibinistay na natin yan, mahahalo na siya dyan. Ito, ito yung clay soil na to. Hindi na to topsoil. Kaya medyo nakikita nyo ito. Kinukuha ko yan para additional na nutrients para sa ating mga isi-seedlings, no?
So ito lang muna ang kukunin natin, at pag tayo pinulang, babalik tayo, mahaba pa yan mga kasaka, hanggang doon. Marami tayong makukunin dyan. Ayan. So, pa, tadalhin natin ito ngayon mga kasaka, doon sa ating seedling nursery. Kaya tara, samahan nyo ako, balik tayo doon. At ipapakita ko naman sa inyo mga kasaka, yung binistay natin at yung paano natin ito binibistay. Ay mga kasaka, nandito tayo sa nursery. Kaysa na kayo kung pawis-pawisan dahil mainit na ngayon. Kita nyo mga kasaka, ito yung ating nakukuha. Napakaganda. Ayan o, napakataban lupa. Pinong-pino, kaya yung ugat ng ating isisidlings dyan, hindi na mahihirapan. Dahil soft na soft siya o. Ayan o. Ayan o. Tududurog agad. Ito yung best na best para sa ating seedlings. At hinahaluan lang namin itong mga kasaka ng vermicast na napoproduce namin sa aming alagang African Nightcrawler. At napakataba talaga. Tuturo ko naman sa inyo mga kasaka kung paano ko papipinuhin ng ganito gamit itong bistayan. Bali itong bistayan na ito mga kasaka ay bistayan namin ito nung kami ay nagpapalitad ng aming bahay. So, ginagamit na rin namin siya as bistayan para sa aming mga seedlings. Ayan mga kasaka, nakita nyo. Nakita nyo mga kasaka, kaya kailangan natin to. Bakit kailangan natin ibistay pa? Ayan o. Ito kasi magdudulot din to ng ano, ng paghihirap sa mga ugat ng ating mga seedlings. Dahil na maliliit yung kanilang ugat, kailangan mawala yung mga solid wood chips na narito. Ayan. Kaya kailangan natin bistayin. Ayan. Pero kung direct garden lamang yung ating pangangailangan, kung pang mulching lang natin, pwede nang hindi ito ibistay. Pero seedling kasi ang paggagamitan natin. So, bibistay natin to. Ayan o, para mawala yung mga ugat-ugat na yan. Ayan o. At kita nyo mga kasaka, napakaganda yan. Ganyan lang kadali mga kasaka. At talagang matitira dyan yung malalaki lamang. Ayan. Ayan na yung malalaki mga kasaka. And then, kukulik natin yan. Kapag nakulik natin yan, ito naman, ilalagay natin ito sa mga tanim nating bawang. Pinakang pataba niya. And then, mga kasaka, pakita ko mga kasaka, yung aming ginamit. Ito yung seedlings, oh. Ayan. Ayan yung ating seedlings. Gamit ang topsoil. Libre na pating medium. Newly germinated yan. 3 days after sowing. Yan na po. Kagaganda po. Napakaganda. Ayan na. 3 days after sowing, nag-germinate na siya. At magaganda po ang resulta. Hanggang paglaki na yan, ay magiging sustain na po na yan ang nutrients na nandun sa topsoil na nakuha natin sa ilalim ng Madre de Cacao. No? So, ayun mga kasaka. Sana'y nagustuhan nyo ang ating simple tips
and idea na isineshare natin dito sa ating munting channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe sa aming maliit na YouTube channel. Keep safe. God bless pa mga kasaka.